Sa parehong pagbasa ngayong araw, mga kapatid, may isang salitang mamumutawi. In the first reading, the famous story of the fall of our first parents, we hear, their eyes were opened, and realizing that they were naked, sewed clothes for themselves and hid in the garden. Sa ating ebanghelyo naman, narinig natin ang paminsan-minsan ngunit mahalagang aramaikong salita ni Jesus para dun sa pipitbingi, Ephphatha, be opened, mabuksan. Obvious naman ako ano yung salita ngayon, ane. Pero sa una, sakuna ang idinulot. Pero doon sa ikalawa, kagalingan naman. There is thus a clash between the reading's own concept of openness. Kung gayon, parehas naman silang nagbukas, ano naman ang pinagkaiba? Sa una kasi, nabuksan ang kanilang mga mata sa maling pag-aakala. Gawa ng pakikinig sa tusong ahas, a symbol of the evil one, naniwala sila sa buktot nilang pangangatwiran. Hindi kayo mamamatay. Sa halip, magiging katulad kayo ng Diyos o ng mga Diyos. Sa ikalawa naman, malinaw sa kanila na si Jesus, ang Diyos na naparito sa piling natin, ang talagang may kakayahang magpagaling. Paano nila lalaman? Baka nakabalita sa ibang bayan. Baka nga sila pa mismo ang sinalubong ng balita. Well, baka nga sila pa mismo ay nakaranas din ng himala mula kay Jesus. Ngunit ang mahalaga rito ay ito. Dahil sa una na silang nagbukas ng pandinig doon sa tamang tawag, hindi naging mahirap para sa kanila ang masilayan ang liwanag ng himalang kayang gawin ni Jesus para doon sa pipi at pingi. Sa dalawang tagpong ito, mukha bang unfair kina Adan at Eva? At sadyang mas maswerte lang talaga yung pinagaling ni Jesus? At one point, we may say, yes, si Jesus yun eh. But come to think of it, sa katunayan, nakakausap na nila Adan at Eva ang Diyos harap-harapan. Pero, minabuti pa rin nilang magpaalipin doon sa sarili nilang pananaw at makinig and love the creature rather than the creator. At ito ang aral ngayon para sa ating ngayong araw, mga kapatid. Opo, tuwi-tuwi na naman. Hinihimok tayo ng Diyos na maging bukas ang lagi ang isip at puso. Ngunit, katulad nung kung paano tayo makilatis sa kung sino mang kumakatok sa pinto o tarangkahan ng ating pamamahay, ang kabukasang ito dapat nangingilala rin. God calls us to be open-minded for Him, but not open-ended for just anything under the sun. And we can only be both open and careful at the same time if we are firmly grounded in God, who has loved us first. Ang Diyos na tanging karapat dapat lang na balik-balikan para tanawin at pakinggan. Amen.